Dear Kuya Poy, magandang araw sa inyo at sa lahat ng mga palaging nakatutok at sa lalo pang dumaraming nakikinig ng programang Heart to Heart sa 92.3 True FM. Ako po si Maynard, 38 years old, mula dito sa Balintawak, Quezon City. Bukod sa problema sa love life ay isa rin sa ilalapit ko sa inyong programa ang kawalan ng pag-usad ko sa aking sarili nang dahil sa ginagawa kong pagsuporta sa pamangkin at iba pang mga kamag-anak ko. Kuya Poy, hindi ko alam kung mali ba ito. Pero kasi until now ay nakikitira pa rin naman ako sa ibang bahay ng aming pinsan. Given na halos 40 anyos na ako, and yet wala pa rin akong naipupundar na para naman sa akin. Mahirap lang sa parte ko dahil hanggang ngayon ay nakaasa pa rin sa akin ang mga kamag-anak ko na tinutuluyan ko rin. Minsan napapaisip tuloy ako kung kaya ko bang tumulong sa mahal ko sa buhay kasi to be honest, kakarampot lang talaga ang kinikita ko sa pinapasukan kong trabaho ngayon. Kaya siguro ito rin ang dahilan kung bakit hanggang ngayon nga ay wala pa rin akong nakakarelasyon. Siyempre, ano na lang ang ipanggagastos ko kung sakaling gustuhin kong magka-girlfriend? Hindi naman pwedeng dal-dal lang o laway lang ang puhunan sa panliligaw, hindi po ba? Anong ipanreregalo ko kung hindi ko naman ma-afford na makipag-date sa napupusuan kong babae? Kaya nga naiisip ko na lang talaga na baka tatanda na lang akong tumutulong sa mga kamag-anak ko. Hindi naman ako nagre-reklamo, Kuya Poy, pero kasi hanggang kailan ba ako ganito? Kapag nagsabi naman ako sa amin, baka lumabas pa na nagbibilang na ako ng mga naitutulong ko sa pamilya ko naman. Hindi ko alam kung ano bang tamang paliwanag ang gagawin ko para mabuksan ang isipan ng mga mahal ko sa buhay. Tumatanda na rin ako at siguro naman hindi naman masama na magkaroon din ako at mangarap para sa aking sariling pamilya. Maraming salamat sa pagkakataong maibahagi ko ang aking storya sa inyong programa at umaasa ako na kahit papaano ay mabibigyan niyo po ako ng payo sa pinagdaraanan kong problema ngayon. Lubos na gumagalang, Maynard. Specially for you. Itong ibinahagi sa atin ngayon ni Maynard para sa ating Dear Kuya Poy story. Alam mo Maynard, walang masama sa pagtulong, lalo na nga sa mga mahal mo sa buhay, lalo na sa iyong pamilya. But the fact na alam mong kinukulang na at wala na nga na natitira para sa iyo namang sarili, mali naman yon. Dapat ikaw, alagaan mo rin yung sarili mo ha, sa mga konting mga... Siyempre, sa mga pangangailangan mo, kung meron silang pangangailangan na gusto mong ibigay, kapag ka sobra yung para sa'yo, meron ka dapat na iipon, ano? Sabi mo magka-40 ka na, pwede mong i-share sa kanila, pero kung yung para sa'yo din naman yun. Kasi ganito yan, kailangan tumagal yung panahon na ikaw ay nakakapagpasaya rin sa kanila. Mahirap yun, nalulungkot ka na, at para ka na lang nagtatrabaho para sa kanila. Hindi ka naman siguro nila inuobliga na magtrabaho na lamang ano para sa iyong mga pamangkin, para sa iyong mga kapatid, sa hanggang sa mga pinsan mo. Hindi ka naman siguro inuobliga. Baka yan ay obligasyon na ipinatong mo sa sarili mo, iniatang mo sa mga balikat mo. Mali iyon. Okay, masarap na tayo ay nakakatulong, pero dapat yung pagtulong natin ay nakakapagdulot sa atin ng saya. Hindi nung pagsisisi na parang pagka ibinigay mo ng isang bagay, kaya yan ay serbisyo o yan ay material na bagay o pera, sasabihin mo, teka, paano naman ako kapag tayo ay nagbigay? Diba sabi nga, be a cheerful giver. Oo, yung masaya ka sa ibibigay mo kahit ano pa yan. Yung walang pagsisisi na, teka, ba't ko binigay yun? Pagkatapos, paano naman ako? Yan. Sa ngayon, ang regalo na magandang ibigay mo sa sarili mo ay panahon para sa sarili. Yan. At syempre, makaipon ka naman ng para sa'yo din. At turuan mo rin ang mga kamag-anak mo na sila naman ay kumita rin ng kwarta na para sa kanila. Walang masama sa pagtulong, basta yung kaya mo lang. O yung masaya ka, nakangiti at walang pagsisisi sa mga iniaabot mo sa kanila. Ha? Ganoon yon, Maynard. Huwag mong puwersahin ang sarili mo.